purl ng kutsilyo. Yan. Ayan, di ba? Tapos bubutasin. Hi guys! Welcome to my channel. It's me again, Diana. And for today's video, ipapaliwanag ko at isishare ko sa inyo kung paano pumuti at kuminis ang aking mukha sa loob lamang ng 7 days. Yes, 7 days. Siguro naman nakikita niyo sa aking title about sa lemon at kung paano ko siya gamitin. At isishare ko sa inyo kung paano gamitin ang lemon, tamang paraan ng paggamit ng lemon, at hindi dapat gawin pag gumagamit ng lemon. At sana, tapusin niyo po itong video na to para mas marami pa kayong kaalaman about sa lemon. Question number 1. Anong meron sa lemon? Bakit siya nakakaputi? Ang lemon po kasi ay isang citrus fruit na mataas ang vitamin C, kaya nakakaputi. Question number 2. Ano ang benefits ng lemon? Ang lemon, mas maganda sa katawan. Kung iinumin mo siya, mataas ang potassium niya, may konting calcium, at mas bagay na bagay siyang inumin ng mga matataas na kolesterol. O, yung mga mataas ng kolesterol dyan, mas bagay na bagay niyang inumin ang lemon. Para rin siya sa mga high blood, at tumutulong din siya sa kidney. And then, detoxifier din siya. Question number 3. Ano ang nagagawa ng lemon sa ating balat? Ang lemon ay nakakatulong upang tanggalin ang acne, pimples, at dark skin cell dahil sa mataas ang acid nito. Siyempre, dahil mataas ang vitamin C ng lemon, nakakatulong din siya para pumuti ang ating balat, magtanggal ng peklat, para sa maitim ang kilikili, singit, at tuhod. Question number 4. Paano gamitin ang lemon? O, paano ko siya gamitin? I-share ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa lemon. So, mayroon akong chichiro dito at saka isang pirasong lemon. Didemo ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Dati, nililagyanan ako. Hinihiwa-hiwa ko lang siya. Tapos, pinipisa ako. Tapos, inaano ko na lang siya sa lalagyanan na may bunga. Para ko siyang ginagawang toner. Pero, para hindi siya masira, ilalagay mo siya sa rep. Pero, kung wala kang lalagyanan, mas okay kung eto yung gagawin mo. Ang purol ng kutsilyo. Yan. Ayan, di ba? Tapos, bubutasin nyo lang siya dito. Tapos, pag nabutas na siya, tapos meron siyang tubig-tubig, kukuha na lang kayo ng bulak, sasawsaw nyo yung bulak, saka nyo lang siya idadampi sa mga mukha-mukha nyo. Mauubos siya, gusto mauubos siya, itatapon nyo na siya. Pero, eto, hindi nyo siya itatapon. Araw-araw nyo siyang gagamitin, pero, pag tapos nyo siyang gamitin, ikakabit nyo siya ulit dito para hindi masira ang lemon. Mas maganda na lagi siya nasa rep. O kaya kung meron kayong toothpick para hindi masira yung lemon. Kasi madaling masira yung lemon pag wala sa rep, saka wala na yung ano niya, yung takip niya. Kaya kung may toothpick kayo, pwede niyo siyang takpan pagkatapos yung gamitin, saka tutusok niyo lang. Kung wala kayong toothpick, gumamit kayo ng plastic. Lagay niyo na sa plastic basta nakadikit to para hindi agad masira ang lemon. Sishare ko sa inyo kung paano ko siya gamitin. Pag may pasok ako sa trabaho, o ang ginagawa ko sa lemon, pag uwi ko sa trabaho, saka ko siya nilalagay. Pinapayad ko sa kilikili ko, sa liig ko, kung saan bagay ng katawan na maitim, sa mukha, tapos tinutulog ko siya. Tiis ganda, bes! Tapos para pag gising, diretso liko.
pag may pasok ako noon. Pero pag wala akong pasok at day off ko, nilalagay ko siya bago maligo. Ilang oras? 5 hours. Maglalagay ako ng lemon ng 5 oras saka ako maliligo. Pag day off 'yun. Okay, next. Question number 5. Ano ang kinagandahan ng lemon sa kalmansi? Siyempre naman, best, mas mataas ang vitamin C ng lemon kesa sa kalmansi. Diba? Bukod doon, pares naman silang malagkit gamitin, lalo pag pinapahid sa balat. Pero, mas malagkit ang kalamansi kesa sa lemon. Kaya, mas okay na okay at swak na swak gamitin ang lemon. Bukod doon, syempre, mas mataas ang vitamin C niya kesa kay kalamansi. Question number 6. Anong mas magandang isunod na lotion pagkatapos gumamit ng lemon? Ang mas magandang isunod na lotion ay yung mas focus sa moisturizer. Kasi best, yung lemon ay for whitening na siya. So, ang kailangan mo na lang ay moisturizer. Perfect combination po pag ang ginagamit natin ay whitening plus moisturizer. Makikita nyo agad yung effect niya, yung bilis niya at makikita nyo agad. At makukuha nyo agad ang ninanais nyong puti at kinis. At tip ko lang din, kung gagamit kayo ng lemon sa gabi o kaya sa araw, at lalabas kayo na sobrang init, mas maganda po na mag-SPF kayo. Bukod sa naka-SPF pa kayo, ng moisturizer na ginagamit nyo, mas maganda na nakapayong din kayo. Kasi, baka imbis na pumuti kayo, ay baka umitim kayo dahil sa lemon. May nagsasabi po na bawal daw gamitin ang lemon araw-araw. Sa part ko naman po, araw-araw ko ginagamit yung lemon. Siguro mga 8 months ko na siya ginagamit sa buong katawan. Sa mukha, sa leeg, at sa kilikili, sa mga maitim na part ng ating katawan. Kasi ako, araw-araw ko siyang ginagamit. Minsan, hindi ko siya ginagamit pag tinatamad ako, galing ako sa work, pagod, o ang pinakamagandang dahilan kaya hindi ko siya nagagamit, eh yung wala talaga akong mabili. At best, kung sensitive ang balat mo, huwag ka nagamit ng lemon. Kasi nga, sensitive nga, diba? Kaya mas magandang alagaan mo din yung balat mo. Ako kasi, diba, nasabi ko na rin sa inyo, na ina-overnight ko yung lemon pag may pasok ako. Pero kung ikaw ay first time mong gumamit ng lemon, mas i-recommend ko sa'yo na i-3 hours mo lang siyang ibabad sa katawan mo. Kasi baka mamaya, hindi siya hiyang sa'yo kasi nga mataas nga yung acid niya. Tapos ginaya mo ko, baka sasihin mo pa ako. So, mas maganda ay 3 hours mo lang siya para matignan mo kung effect ba sa'yo yung lemon o hindi ba sensitive sa balat mo yung lemon dahil sobrang taas ng acid na to. Sa ngayon, ang lemon, 15 pesos na lang to ngayon. Pero kung wala ka pa rin pambili, best, magkalamansi ka muna. Piso lang yon. At yan, dito na nagtatapos ang vlog na to. Sana naman, may natutunan kayo dito sa channel na to. At thank you sa pananood. At sana huwag niyong kakalimutan mag-like, share, subscribe, and click notification bell for more videos. Bye!